Bukod sa mga radyo ay naging malaking paraan nga noong araw ang mga pelikula para makilala o mapasikat ang isang kanta. Especially noong dekada 80 na kung saan ang bawat movie ay hindi lamang nagpapasiklaban ng istorya kundi nagpapagandahan din ng kani-kanilang mga theme song. Maraming mga artist na nga nakilala sa paraang ito at isa na nga dito ang American singer na si Irene Cara. Sino ba naman ang hindi pamilyar sa kanyang kantang Fame? At What a Feeling na naging soundtrack ng mga bigating movies noong dekada 80. Ang singer na nakakuha ng parehong pagkilala hindi lamang sa larangan ng musika kundi pati na rin sa pag-arte. Bukod kasi sa pagiging Grammy Award winner, isa nga rin itong si Irene Cara sa iilang mga singer na nakatanggap ng parangal sa Oscars. Ngunit noong nakaraang taon lamang ay naging headline nga sa mga balita ang kanyang biglaang pagkamatay. Ang 63 years old na si Irene Cara ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang tinutuluyang bahay sa Florida. Siyempre maraming fans nga ang nalungkot at marami rin sa mga ito ang nagtatanong kung ano ba talaga ang ikinamatay ng kanilang idol. Hindi rin kasi kaagad naglabas ng pahayag ang pamilya kung ano ba talaga ang naging sanhi ng pagpanaw ni Irene Cara. Kaya naman ngayon sa video na ito, iaalamin nga natin ang buong pangyayari. At syempre babalikan na rin natin ang unang mga bahagi ng buhay at tagumpay sa karera ng legendary singer na si Irene Cara. Kung handa ka na, isimulan na natin to. Si Irene Cara ay isinilang noong March 18, 1959 sa The Bronx, New York City. Bunso sa limang magkakapatid at anak ng Puerto Rican at retired saxophonist na si Gaspar Cara. Ang kanyang ina naman na si Luis ay isang Cuban-American na nagtatrabaho bilang usher sa mga sinihan. Si Irene ay isang napakatalentadong bata. Mahilig siyang sumayaw, kumanta, umarte at kaya nga rin niyang tumugtog ng instrumentong piano. Sa edad lamang na 5, in-enroll na nga siya ng kanyang mga magulang sa mga dance and vocal lessons. At nang tuluyang mahubog, doon na nga nagsimulang sumali itong si Irene sa mga talent shows na ginaganap sa mga radyo at telebisyon sa Amerika. Una nga siyang lumabas sa The Original Amateur Hour at Johnny Carson's The Tonight Show noong late 60s. At pagdating naman ng early 70s, naging regular cast naman siya sa isang educational TV program na pinamagatang The Electric Company. Mula nga noon ay naging sunod-sunod na ang paglabas ni Irene sa iba't ibang mga programa, pelikula at maging sa mga musical play. Kung baga isa nga siyang child star na maituturing sa mga dekada 70. Pagdating ng taong 1980, naging bahagi na nga itong si Irene ng movie na pinamagatang Fame. Actually, gaganap lamang sana siya bilang dancer. Ngunit matapos ngang marinig ng mga direktor ang kanyang boses, ginawan nga siya neto ng role. Gumanap nga siya bilang si Coco Hernandez na siyang isa sa mga pangunahing tauhan ng naturang pelikula. Fame. Si Irene Cara na nga rin ang siyang kumanta sa dalawang soundtracks ng movie, kagaya na lamang ng kantang Fame at Out Here on My Own na parehong na-nominate sa Academy Awards for Best Original Song. When I'm down and feeling blue. Ito nga ang kauna-unahang pagkakataon na ang dalawang kanta mula sa iisang movie at iisang singer ay na-nominate sa iisang kategorya. Sobrang sumikat nga ang mga kantang ito dahil ano pang manguna ito sa mga music charts at maging multi-platinum ang mismong album nito. Siyempre nagbukas nga rin ito ng pinto kay Irene na mas makilala pa sa industriya. Isa nga lamang siya sa mga piling singers na nakapagtanghal ng dalawang kanta sa Oscar ceremony. At ang kanyang kantang Fame nga ang siyang itinanghal na Best Original Song of the Year sa Oscars. Sa sobrang sikat nga ni Irene that time, inapasama pa nga siya sa listahan ng Billboard Magazine sa kanilang mga top new single artists. Habang ang Cashbox Magazine naman ay parehong iginawad kay Irene ang Most Promising Female Vocalist at Top Female Vocalist Award para sa taong 1980. Dahil nga sa sobrang sikat ng pelikulang Fame noon, iginawa nga itong television series. Ngunit nag-refuse nga si Irene na gampanan ang kanyang karakter sa kadahilan ng gusto na nga niyang mag-focus sa pagre-record ng mga kanta. Kaya naman pagdating ng taong 1982, na-release na nga niya ang kanyang kauna-unahang album. Ito ay pinamagatang Anyone Can See. Ngunit isang kanta lang ang nag-hit sa naturang album at ito nga ang kantang Anyone Can See na nakatungtong lamang bilang number 42 sa US Billboard Hot 100.
Gayunpaman, itila nakabawi naman itong si Irene Cara sa mga sumunod na taon. Taong 1983 kasi nang bumulusok sa mga takilya ang pelikulang Flashdance. At bukod nga sa mismong movie, ilabis nga rin na humaling ang mga tao sa team song neto na pinamagatang Flashdance What a Feeling na si Irene Cara mismo ang nagsulat at nag-perform. Ang kantang ito ay nag-number 1 sa US Billboard Hot 100 at bukod sa US, ay nag-number 1 nga rin ito sa iba't ibang panig ng mundo. Nanalo ng Best Original Song sa Academy at Golden Globe Awards at siyang nagbigay ng kauna-unahang Grammy Award kay Irene for Best Female Pop Vocal Performance. Sa mga panahon nga na ito, itila nakatutok nga kay Irene Cara ang lahat ng atensyon at tila naging kalibel na nga niya ang mga nangungunang artist that time na kagaya ni na Michael Jackson, Bonnie Tyler, bandang The Police at ng marami pang iba. Ngunit ang pamamayagpag pala na ito ni Irene ay pansamantala lamang. Ang kanta kasi na siyang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay, isa rin palang hihila pababa sa kanyang umaangat na karera. Noon kasing 1985, ituluyan ng kanyang sinampahan ng kaso ang record executive ng Network Records na si Al Curry. Sinisingil nga niya ito ng $10 million bilang parusa sa hindi pagbibigay sa kanya neto ng sapat na royalty income para sa kanyang mga efforts sa Flashdance soundtracks. Taong 1980 pa nang pumirma itong si Irene Cara ng 6-year contract sa kumpanya ni Al Curry at mula nga noon ay sila na nga ang nangasiwa hindi lamang sa karera ni Irene kundi pati na rin sa kanyang mga kinikita. Sinasabing si Irene Cara ay nakatanggap lamang ng $183 mula sa kanyang album na What a Feeling noong 1983 at nakatanggap ng karagdagang bayad na $60,000 sa taong 1984. Taliwas nga ito sa kontrata na kanyang nilagdaan na kung saan siya ay pinangakuan na makakatanggap ng $2 million na bayad. Ang pakikipaglaban ni Irene sa korte ay umabot ng halos 8 taon at sa 8 taon nga na ito eh hindi lamang karera niya ang bumagsak kundi pati na rin ang kanyang personal na buhay. Tila ginamit kasi ng kanyang kalaban ni si Al Curry ang lahat ng kanyang connection sa music business para lamang maband o maging blacklisted itong si Irene sa music industry. Siniraan nga niya ito ng gusto dahil lalo pang wala ng record producers at artist na gustong kumuha o makipag-collaborate man lang kay Irene. Dahil nga wala ng proyekto sa music industry, inapilitan na nga lang itong si Irene Cara na tumanggap ng mga maliliit na role sa mga pelikula. Ang mga pera na kanyang naipon ay unti-unti ring naubos dahil na nga sa kakabayad niya sa kanyang mga abogado. Bagamat nakuha man ni Irene ang panalo sa korte noong 1993 at nakatanggap ng $1.5 million na award, itila hindi na nga ito naging sapat para maibalik pa at maayos ang pinsalang na idulot neto sa kanyang karera at buhay. Bunga kasi ng matinding career breakdown at divorce noong 1991, eh nagkaroon nga itong si Irene ng matinding anxiety at depression na naging dahilan sa muling pagkalulong niya sa mga droga at alkohol. Sa mga di nakakaalam kasi, inoon pa man drug user na nga itong si Irene Cara. Nagsimula nga siyang gumamit ng drogang heroin sa edad na 13 at noong siya ay nasa kanyang 20s na at kasalukuyang tinatamasa ang kanyang matagumpay na karera, isikreto naman siyang nakikipaglaban sa kanyang cocaine addiction. Naglabas-masok nga siya sa rehab at nag-suffer ng matinding health and mental condition. Ayon pa sa kanyang ina na 17 years old pa lang daw itong si Irene nang madiagnose ito sa sakit na bulimia, isang eating disorder na nagdudulot din ng matinding anxiety at depression. Marahil ito daw ang dahilan kung bakit na-addict itong si Irene sa mga painkillers, droga at mga alak. Matagal lang sinusubukan ng kanyang anak na tumigil, ngunit dahil nga sa sunod-sunod na kamalasan sa karir, unti-unti na nga itong bumabalik sa kanyang mga dating gawain. Matapos na masettle ang kaso noong year 1993, nakapagtala pa naman ng mga pagtatanghal itong si Irene Cara. Hindi man siya pinapansin sa US, nagkaroon naman siya ng success sa pagtutour outside the country, especially sa Europe at Asia. Naging aktibo pa rin naman si Irene Cara sa mga sumunod na dekada. Nakapag-release nga siya ng iilang mga singles gamit ang kanyang banda na Hot Caramel. Noong 2004, nakatanggap nga ng 2 parangal itong si Irene Cara. Lifetime Achievement Award sa 6th Annual Prestige Awards at induction sa Cebunis Cafe's Hall of Fame. Pagdating ng taong 2005, inagkaroon nga ng isang television program sa US na pinamagatang Hit Me Baby One More Time. Sa show nga na ito ay magkukumpit ang dating mga sikat na pop stars at ang mananalo ay mabibigyan ng chance na makapag-release muli ng bagong single at $20,000 para sa charity. Bukod kay Irene Cara ay maraming legends nga ang nag-participate sa naturang show, kagaya na lamang ni na Tiffany, Juice Newton, Vanilla Ice at marami pang iba. 5 artist nga ang nagkukumpit bawat linggo at itong si Irene Cara nga ang siyang itinanghal na panalo sa 3rd week. Ang pagkakapanalo nga na ito ni Irene ay siyang naging dahilan upang muli siyang mapansin ng mga tao. Nagkaroon nga siya ng mga dokumentaris at naging guest pa sa iba't ibang mga events. Isa na nga sa pinakaing grande ay ang 2006 AFL Grand Finale na ginanap sa Melbourne.
Dito ay kinantangan ni Irene ang kanyang signature song na What a Feeling bilang opening at nakalive broadcast nga ito sa mga telebisyon. Naging napakaganda nga ng performance na ito ni Irene at talagang napahanga nga niya ang libu-libong mga manonood. Pagdating ng taong 2008, muli na namang nag-participate itong si Irene sa isang celebrity reality show na pinamagatan Gun Country 2. Sa show nga na ito, itila naging kapansin-pansin ang pagiging seryosong tao nitong si Irene. Sensitibo nga siya at medyo maiksi ang pasensya. Nang magkaroon kasi ng isang activity na kung saan silang lahat ay pupunta sa kakahuyan para maghanap ng kanilang kakainin, eh hindi nga sumama itong si Irene. Mas pinili nga niya na hindi kumain at nag-compose na lamang ng kanta. Nang malasing naman ang isa sa kanyang mga kasamahan at nagsimulang gumawa ng mga di kaaya-ayang bagay, eh labis ngang na-stress itong si Irene. Agad nga siyang nag-impake at tuluyang nag-quit sa naturang show. Matapos na makapag-release ng kanyang kahuli-hulihang album noong 2011, itila wala nang balita ang naririnig tungkol kay Irene. Tila naging pribado nga ito hindi lamang sa industriya, kundi pati na rin sa kanyang social media. Although may mga interviews pa rin naman siya na isinagawa noong 2019, itanging mga audio recorded nga lang ito. November 25, 2022, inagulat nga ang buong mundo sa isang masamang balita. Ang 63 years old kasi na si Irene Cara ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang tinutuluyang bahay sa Largo, Florida. Siyempre, pinakaunang tanong ng karamihan, especially ng mga media, ay kung papaano o ano nga ba ang naging sanhi ng kanyang biglaang pagkamatay. Ngunit tila naging tahimik nga ang pamilya nitong si Irene at hindi isinapubliko ang sanhi ng kanyang kamatayan. Dito na nga nagsilabasan ang iba't ibang mga teorya at marami nga sa mga teorya na ito ang nagsasabing alkohol at droga daw ang maaaring dahilan ng pagkamatay ni Irene Cara. Matagal na daw kasi itong pribado at ayon pa sa kanyang mga kapitbahay, ay not looking healthy nga itong si Irene Cara. Sobrang tahimik daw nito at tila ayong makipag-usap sa kahit na sino. Walang anak o asawa man lang itong si Irene Cara. Kaya naman mag-isa lang siya sa kanyang bahay at wala nga rang dumadalaw dito maliban na lamang sa isang hardinero na siyang naglilinis sa kanyang bakuran. Si Maria Contreras na nakatira lamang sa katabi ng bahay ni Irene ay makailang ulit na sinubukan na makipagkaibigan kay Irene. Nababahala daw kasi siya sa sitwasyon ni Irene kaya naman minimessage nga niya ito sa social media at niyayayang maglakad sa kalapit na beach. Ngunit hindi nga raw siya pinapansin ni Irene at isang araw daw nang subukan ni Contreras na ipakonstruct ang kanyang bakod, eh labis nga raw nagalit itong si Irene sa kanya. Pinapabilisan nga nitong maayos ang bakod sapagkat natatakot nga raw ito sa kanyang kaligtasan. Hindi naman sangayon sa mga naturang pahayag ang LA-based manager ni Irene Cara na si Betty McCormick. Ipinaliwanag nga niya na mula daw nang lumaganap ang COVID sa buong mundo, ilabis na nga raw nag-iingat itong si Irene. Naging mahirap nga raw para sa kanya ang mamuhay sapagkat natatakot daw talaga ito na mahawaan ng COVID. Idininay din ni McCormick ang mga aligasyon tungkol sa paggamit di umano ni Irene ng mga alkohol at droga bago siya mamatay. Matagal na daw matino itong si Irene mula pa man noong 2007 at mas nakafocus lamang daw ito sa pagre-revive sa kanyang karir. Makalipas ang 3 buwan mula sa pagpanaw ni Irene, finally inireveal na nga ang opisyal na sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon pa sa report na inilabas ng the Pinellas County Medical Examiner's Office na si Irene ay namatay daw sa hypertension at pagkakaroon ng mataas na high blood cholesterol. Tinatawag nga ito na arteriosclerotic and hypertensive cardiovascular disease na kung saan ang mga ugat sa puso ay tumitigas bunga na nga rin ng high blood pressure. Bukod sa mataas na kolesterol, ay nabanggit nga rin sa report na si Irene Cara ay isang diabetic. Hindi na nagkaroon pa ng maraming seremonyas ang libing ni Irene Cara sapagkat humingi nga ng privacy ang kanyang pamilya. At ayon pa sa ibang mga report, ay ipinakremate na daw nila ang katawan ni Irene. Sadyang nakakalungkot lang isipin na isa nga itong si Irene sa mga artist na nabiktima ng blacklisting sa industriya. Papaangat pa lang siya ay hinila na nga siya pababa at hindi na nga natin nasilayan ang kanyang buong potensyal. Marahil ay mas malaking legasiya pa sana ang kanyang nagawa kung nagtuloy-tuloy lang ang kanyang mga proyekto. Nakakapanghinayang mang isipin, isadyang ganyan talaga ang realidad sa musika. Kailangan mong makisama or else pwede ka nilang sirain or pagkaitan ng mga opportunities. Gayon pa man eh hindi na nga biro ang mga achievements nitong si Irene sa kanyang karera. Nakapagbigay nga siya ng mga di malilimutang awitin at isa sa mga singers na nagbigay ng napakalaking ambag sa industriya ng musika.